Operation Dulong USA. Maraming salamat mga Kabilbino at mga ka-OFW. Ngayon ay another special presentation ang ating pong gagawin mula sa Los Angeles, California, United States of America. Ay ipapasyal ko kayo sa kabilang panig ng mundo sa Italy. At direktamente ipapasyal ko kayo sa Rome. Dahil direktamente makakaugnay natin si Ginoong o brother June Felix Landicchio. Mga Kabilipino, siya po ay nasa kabilang linya. Siya ay nasa Rome at ako ay nasa Los Angeles. Magandang hapon dito sa Los Angeles at magandang gabi dyan sa Rome, brother June. Magandang gabi po, Kamani. Dito po ay alas 10 na ng gabi sa Roma. At batiin mo ang lahat ng ating mga tagapakinig na umaabot sa 66 countries ang nanunood sa atin base sa report ng SG Mon Stream Guys na software na pinagkukunan namin ng report. So, 66 na bansa ang nanunood sa atin ngayon. Maaring isa nanunood sa isang bansa, maaring 1,000, maaring 1 billion. Kaya basta't ang nanonood sa atin ngayon ayon sa aking report na tinanggap mula sa aming software ay 66 countries. Kaya batiin mo ang ating mga ka-OFWs from 66 countries. Okay, magandang gabi po mula dito sa Roma, mga kababayan, sa 66 na bansang nanonood ngayon ng live streaming ng Manny Calvito Show, kung hindi ako nagkakamali. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sa ating pangingibang bansa ay payapa at panatag ang ating kalooban na inaalala natin ang ating bansang Pilipinas at ang mga minamahal natin doon. Magandang gabi po mula dito sa Roma. Hindi pwedeng hindi ko banggitin si Manny Gislani dahil siya una ko na-interview. Ito'y dati kong kasamahan sa Malacanang. Ewan ko kung kakilala mo si Manny Gislani. Actually po, si Professor Gislani ang media advisor ng aming organization dito sa Italia, ang Task Force OFW, na siya po ay kabase nga po sa Maynila, sa Pilipinas. Bibigyan kita ng konting background, kaya ako nabanggit si Manny Gislani dahil siya ang una ko na-interview hinggil sa problema sa Italy. Isang pagpapaliwanag ang ating magagawa sa pamagitan mo doon sa kasunod na interview ko sa kanya noon, hinggil doon sa pagtaas ng bayad sa pasaporte. Bibigyan kita ng background, yung si Manny Gislani ay kasamahan ko sa Malacanang. Dalawa kaming assigned sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas noon. Ako ay na-assign doon at nung ako ay mag-anchor na sa Voice of the Philippines, siya ang naiwan as a special event announcer sa loob ng Malacanang. Ako naman ay nag-anchor na ng public service. Kaya magkasama kami yan. Matagal kami nagkasama hanggang sa ako ay lumipat sa DZRH. At any rate, binibigyan kita ng kaunting background para sa ganon ay lalong maliwanagan ng ating mga taga-panood sa kasalukuyan na ito pong ginagawa ng Utusan.tv ay hindi po laruan. Ang ginagawa po natin ito ay base sa mga karanasan ng himpilang ito para sa ganun ay ipaabot po namin sa inyo ang tinatawag a very responsible way of bridging communication. Kaya tayo ay magsimula sa ating pagpapaliwanagan, Brother June Landicchio. Uunahin ko itong problema hinggil doon sa middle name sa pasaporte. Ano itong issue na ito? Pwede bang ipaliwanag natin? Dahil dyan lamang sa Italy, narinig ko ang ganitong uri ng problema. Actually, i-cite ko muna ho, Kamani, yung tungkol sa pasaporte. Ano po? Yeah, very good. Very good. Okay. Yun po kasi sa memorandum noong 2010 pa, na kung di ako kamali, June,
ng DFA, dito po sa Europe, o European country, ang presyo talaga ay $60. Okay. In fact, ang pulisiya ng ating bansa, sa mga bansang pinandadalayuhan, ay dollar policy. Pero ang nakapagtataka po ay sinisingil kami dito ng 60 euro. Mm-hmm. Ang equivalent po ng 60 euro kung kontro sa dollar, ang 1 euro po ay $1.20. So lumalabas po na mayroon pa kaming natitirang sukli na 10 to 12 euro base sa pagtaas at pagbaba ng palitan sa market. Mm-hmm. So yun po ang ating hinahanap at gustong malinawan. Nung tanongin po namin minsan ang isang consul general, 1 year ago, ang sagot po niya ay nahihirapan daw magkuwenta ang financing officer. Mm-hmm. So, nakakalungkot po na bakit tayo mayroong financing officer na ganoon nung panahong yun na nahihirapan. Hindi marunong yata magkuwenta. Po? Nahihirapan magkuwenta. Nahihirapan magkuwenta sa conversion. Siguro po, hindi ko po alam, baka walang baterya yung calculator o hindi ko po alam kung ano po natin alam kung anong kanyang tunay na dahilan. Hindi ang katotohanan po lamang ay sinisingil kami ng 60 euro kontro sa $60 na pulisiya ng ating gobyerno o ng DFA. Mm-hmm. Subalit po, kamakailan, kasi noong maraming salamat po kay Professor Emmanuel Gislani sa kanyang tulong pagtalampad diyan sa atin sa Pilipinas na nagkaroon po ng isyo sa People's Journal na base na rin sa interview sa amin sa mga pangyayari dito na ibinulgar namin yung nangyayari dito sa pamamagitan ng People's Journal, ng ABS-CBN News at ng GMA News, pati na rin ang Herald Daily Tribune. Yun po ay lumabas yung huling issue na humihingi kami ng tulong kay Pangulong Aquino na silipin man lang itong nangyayari dito sa Italia, ang embahada na kanyang sugo, at lumabas po yung issue na yon ng 27 ng buwan ng Setyembre, nakaraang buwan. Mm-hmm. At nito hong Lunes ng October 1, bumaba ho ng konti. Konti kaya lang. Kaya sinasabing konti kasi, po? Konti lang. Bumaba ho. Konti lang ho kasi from 60 euro, bumaba ho na naging 54. Mm. Pero kung kukwentahin ho, kulang pa rin yung suble. Kaya po patuloy pa rin po ang ating pananawagan na sana ay suklian kami ng tama. Hindi po kami naghahangad na yung presyo po kasi sa amin po kung talagang legal at napupunta sa tamang kaba ng ating bayan, kahit po medyo mataas-taas ang presyo dahil nga sa kami naman ay nandarayan dito, kami po ay willing bilang mga mamamayang Pilipino na tumupad kung mapupunta po sa tamang kaban ng ating bayan. Mm-hmm. At hindi po kung saan bulsa mapupunta. Pero kung ganyan po na may polisiya na tapos ay hindi pa rin kami susuklian, parang overpriced yung ginawa, hindi naman po kami talagang nagpo-protesta pero kami po ay dumadaing at tumatawag ng tulong sa ating mga nakatataas sa tungkulan na may puso kung mayroon pa ba sa ating pamahalaan. Wow. Sana ay sa pamamagitan ng iyong pagpupursige, sa pamamagitan ng pagpupursige ng iba pa diyan sa Italy, ay makatok natin ang pintuan ng Malacañang para buksan ang inyong panawagan para gumamit sila ng totoong calculator para tama na yung singilan, di ba? Dahil napakaganda ng iyong paliwanag na kayo naman ay bukal sa inyong kalooban magbayad kung totoo na yan ay dapat na bayaran. Di ba? Opo. Dahil isipin mo, kasi, opo. Base dito sa aking report, ay okay, diyan sa Italy,
ay mayroon tayong 119,000 Filipinos na nariyan. Maaring ito'y OFW or maaring ito ay talagang naninirahan na yan. Kamani, so let's interview, 123,000 plus. 123, oh, isipin mo na nakulang pa pala ako dito sa aking listahan. 123,000. Isipin mo yan. Apo yan, plus. Plus, okay. Mahigit na 123,000 plus. Samantalang, ang ating bansang Pilipinas sa kasalukuyan ay mayroong populasyon na, to be exact, ay 94,852,200 na Filipinos ang populasyon ng ating bansang Pilipinas. So, how many percent ng populasyon ng Pilipinas ang nariyan sa Italy? Just to think it over, mga ka-Pilipino, ang kanilang karaingan ay maging fair naman dahil yung pasaporte dito sa LA, pasaporte doon sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, ay ganun na halaga, $50 worth, eh bakit doon ay higit na mataas? Di ba? Kaya ako'y natutuwa dahil, nagagalak ako dahil sa kayo mismo ay kumakatok sa pintuan ng Malacanang para sa ganon ay malaman nila. Alam kong hindi kayo pababayaan ni Manny Gislani dahil ang karanasan niyan sa loob ng Malacanang ay in and out. Kaya aabot at aabot sa kanila ang aksyon sa lalong madaling panahon. At ang next site po, Kamani, yung nabanggit niyo na rin kanina, yung tungkol sa middle name nating mga Pilipino dito sa Italia. Oo. Bali ho, ito ay mahigit ng 2 taon na nagiging suliranin ng mga migranting Pilipino. Ng majority migranting Pilipino, kasi ho, kaya ko nasabing majority, although na ang aming grupo ay maliit at babagong karirehistro lang talaga kanina. Kahit sinong tanungin mo, majority po yun dun, yung ayaw nilang tanggalin yung apelyido ng kanilang ina. Actually, ang middle name ho, kung sa aking pagkakaalam, ay termino lamang natin. Pero ang totoo, yun naman ay apelyido ng ating ina. At kung dalaga, nag-asawa, ay apelyido niya nung pagka-dalaga. So, ang masakit po nito, kung natatandaan nyo, Kamani, before, tayo ay sumusulat ng ating pangalan na na middle initial lamang. Kunwari ako, ang aking middle name ay Mendoza. Letter M lamang. Yeah. Hindi, sa ganon, Felix N. Landizzo Jr. So, noong 1996, ay nagkaroon ng tinatawag tayong Passport Act na para matistingge yung ano, para maiwasan yung kriminalidad o mapawasan man lang marahil, binuo yung pagbuo ng ating middle name. So, ako ngayon, halimbawa, Felix Mendoza Landizzo Jr. Sa pagbuo pong yan, naging apektado po kami dito kasi nga, pagka nagbago yung impormasyon mo sa passport, kinakailangan itugma mo yun sa mga dokumento mo dito mula sa permit of stay, ID, yung tax account identification number, and so on and so forth. So, nung panahon pong yun, wala naman po kaming naging problema. Hihingi lamang po kami ng certification sa embassy ng tinatawag na Los Teso persona o the same person at madali na iisaayos ang aming kalagayan ng aming mga dokumento. Yan ho ay from 1996 to 2009. Okay. Wala ho nagiging problema. Dumating po ang panahon na medyo, ang kasi ho, dito sa Italia, ang paraan ng kanilang rehistrasyon ay pangalan at apelyido lamang. Okay. Wala po silang middle name. Ngayon po, bagamat ganon ang kanilang rehistrasyon, hindi naman po nila pinagbabawalan ang mga dumarating sa kanya. Actually ho, sa Article 14 ng Presidential Decree noong 1981, Batas Italiana, noong 1989, ang nakalagay po doon sa kanilang regulamento, anagrafiko o regulasyon ng pagre-rehistro
kapag ka ikaw ay galing sa labas ng Italia o galing ng labas ng bansang Italia, kung ano yung nasa passport mo, dapat mong iliwat kung ano yung mga impormasyon na nandun. So, nitong 2004, nagkaroon ng kaunting katanungan ang Ministry of Interior ng Italian Government na ano itong middle name. Mm-hmm. So, ipinaliwanag po yan ng embahada natin kasi nga, binubuo na yan dahil sa Passport Act noong 2004 na ang paliwanag po ng ating embahada ay totoo naman po na ang pangalang buo ng isang Pilipino ay apelyido, pangalan, at yung apelyido na sa ina na tinatawag ng middle name mm-hmm. or maiden name. Ang paraan po ng pagsulat, itinatanong din po ng Italian government kung paano isusulat kasi nga walang paglalagyan noong middle name. Mm-hmm. So, ang paraan ng pagsulat, ang tamang alignment na itinuro ng inindika o indication ng embahada ay kasunod agad nung, kasi gano'n naman talaga yung practice natin eh. Kunwari, Landitzo Felix Jr. Mendoza. Mm-hmm. So, pagkatapos ng pangalan, kasunod agad, hindi po kadugtong, no? Iba po yung kadugtong kaysa kasunod ka agad. Mm-hmm. Kasunod ka agad noong pangalan, yung middle name. Mm-hmm. So, doon po nagkaroon na ng kiyaramento noong 2004, December 22, ng karoon ng Circular 64 na tinatawag ang ministry na ganoon ang indikasyon. So, ministry ng Italia, ng Italy. Ministry ng Italy. Ministry of Interior po. Parang kung sa atin ay DILG ang katumbas. Oh, okay, go ahead. So, wala pong problema from 2009. Kahit walang nagiging problema. Subalit po, nitong October 7 or 17, 2010, ginulantang na lang po kaming bigla ng isang circular na galing din sa Ministry ng Italia mm-hmm. na nagsasabing in relation to the Circular 64 noong 2004 mm-hmm. ng pangalang buo ng Pilipino ay middle name, surname, and name to avoid confusion. Ang sabi, to avoid confusion, kahit na wala namang confusion for the past 14 years. Ngayon, to avoid confusion ay hindi na gagamitin ang tinatawag na middle name. Okay. Ito ay sa kahilingan ng embahada. Nang kunin po niyo yung sequence. Kahilingan ng embahada ng Pilipinas. Yan ba? Ang ministry na huwag nang gamitin. So ang humingi niyan ay ang embahada ng Pilipinas. Oho, hindi ho kailanman hiningi ng Italian government 'yan. Sila ang humiling. Nagkusa po. Kumbaga sariling bandera natin kusa nang ibinaba. Okay. Okay. So kaya po ang nangyayari Mani, lumabas kaming nakakahiya kapag po ako umating ng mga meeting sa region na ako ay isa sa nasa committee ng dating governor ng region ng Lazio ay bilang migrants, no? Kasama ko doon ang mga Ecuador, Colombia, Peru, India, Pakistan at saka iba-ibang lahi. Pinagtatawanan ako kasi tayo lang kasi yung ganoon. So, itong inyong tayo. Itong inyong karaingan na ito ay ipinaabot nyo na sa kinaukulang embahada ng Pilipinas. Actually po, ang embahada po kasi nga ang may gawa nito eh. So, ang embahada ay sinulatan namin una. Ngayon po, hindi tumutugon, kaya sinulatan namin ang presidente. Hindi pa rin tumutugon, sumulat uli kami sa DFA at sa DOJ na hanggang ngayon wala pa po kaming na dumarating sa aming katugunan kung kami ba ay tutulungan o pababayaan o okay na lang yan. Nagpalabas naman po kasi nagpasaklolo ang embahada sa DOJ. Mm-hmm. Nagpalabas naman po ng Department opinion. Of Justice. Opo, ang opinion ng Department of Justice nitong 28 ng July
2011. Okay. Na sa opinion po, wala naman daw pong nilalabag na batas yung pag-alis ng middle name. Pero hindi po yun ang senaryo kasi po, hindi naman po yung, although wala naman pong nilalabag na batas, pero wala rin namang nilalabag na batas kung ilalagay. Yeah, that's right. At kung ilalagay naman po, kung tatanggalin naman po, nakakahiya. Eh, kultura natin yan, pinababayaan natin. Eh, bakit pa meron tayong cultural atasye dito? Dapat i-abolish na yan kasi hindi niya na ipagtatanggol yung kulturang Pilipino. Hindi po ba, Kamani? Eh, ako hindi papayag dahil baka maubos na yung pangalan ko. Baka darating ang araw, manul na lang. Ha? Dahil sa... Okay. Yung nga po ang nakakalungkot. So, sa ating pasaporto naman, hindi naman tinatanggal. So, ang pinaka-bod nitong ating panawagan na ito ay at least na banggit mo ang lamentation ng nakararami dyan sa Italia. Umabot. Sana aabot ito. Ikakatok ka natin sa pintuan ng Malacanang sapagkat sa Embahada ka mo ay sila na mismo ang nag-request na tanggalin. Eh, dapat naman ay umabot ito sa kinaukulan sa Pangulong Aquino. Baka sakali naman na itong pagkatok natin sa pinduan ng kanilang tanggapan ay mabuksan at mapakinggan ang inyong karaingang iyan. At alam ko na open ang Malacanang sa anumang mga karaingan. Yung nga lang, kung napapakinggan ba o hindi, kung open man o... So, ako ay nagagalak dahil at least napakinggan natin ang inyong karaingan dyan sa Italy. At ipagpapatuloy mo, Brother Jun Landicio, ang iyong contact sa Utusan.tv sapagkat ito ay para sa inyo. Ito, hindi ko ipinagmamalaki. Ito, na-invento ko noong 2002, kaya nilalagay ko riyan. First internet television in the world. Dahil 2002, dial at pa lamang noon, ako ay nag-i-internet TV na. Web TV ay dinidesign pa lang, pero ako ay nag-i-internet TV na. Pero hindi nyo ako mapanood noon dahil sa pixelized. So, ito ay nakalaan para sa inyong mga ka-OFW ko, mga ka-Pilipino. Kaya huwag kang mangingimi na kung ano man ang nais ninyong ipaabot. Kahit na gaano ka tagal, kahabang ating interview, hindi tayo katulad ng mga regular na channel na limitado. Sapagkat, yun ay binabayaran. Ito ay hindi natin binabayaran. Ito ay bahagi ng paglilingkod na pambayan na ano utusan ng TV. Ano po ba yung binabayaran ibig sabihin? Halimbawa, magandang gabi bayan. Parang ganun. Hindi. Kung abot ba tayo, katulad ngayon, umabot tayo ng 25 minutes na, eh hindi ka naman pwede umabot ng 25 minutes doon. Sa halip ay meron sila mga commercial. So, yun ang ibig kong sabihin. Yun ang ibig kong sabihin na limitado. Dahil so, na misinterpret ako noon nung isang kausap ko sa Facebook, nasabi ko ang mga regular channel ang TFC ay limitado. Ang akala niya limitado ang mga viewers, hindi. Hindi limitado ang viewers, kundi limitado ang oras. Ito ay hindi limitado. Iniaalay ko sa inyo. At saka isa pa, ito ay hindi limitado ang coverage. Ang coverage nito ay buong mundo. Dahil internet, basta't meron ka internet, pwede mo mapakinggan itong karaingan na ito. Basta't meron ka internet. So, kaya nga... Yun nga po, Kamano, yun nga po ang isang pinagpapasalamat namin na mayroong kagaya ninyo, kagaya ng O2 USA, na ipararating sa buong, sabihin natin, terminong Biblia, sa buong sanlibutan, yung ating mga hinaing, yung ating mga komento, yung ating mga pangangailangan, at kahit papano ay makakaabot sa kinauukulan. Una po sa pangalan po ng Task Force OFW at ng ating mga aliansa, ay nagpapasalamat po kami sa inyo at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon sa gabing ito para maipaabot namin ang aming mga karaingan. At nawa po, sana nga, yung katok ninyo ay, di ba sabi naman po, kumatok at bubuksan. Sana po mapagbuksan kami ng katarungan. That's right. At gusto ko rin limunagin kung ano ibig sabihin ng utusa. Dahil marami ang nagsasabi, yan ba ay galing sa Japan? Mga ka-Pilipino, ang utusa ay
mula sa word Operation Tulong. Yung O is operation, yung T is tulong, yung USA ay dahil ginawa ko ito dito sa USA. Kaya ang tawag ko riyan ay UTUSA, Operation Tulong USA. Dahil ang inyong lingkod ang nagsimula ng DCRH Operation Tulong sa Maynila. Na hanggang ngayon, daladala ko ang the word Operation Tulong sapagkat mahal ko yung DCRH Operation Tulong. Naging institusyon yan dahil hindi ko binubuhat ang bangko dahil sa inyong lingkod. Hanggang ngayon, nariyan ang DCRH Operation Tulong. Umabot yan ng Hall of Fame. Kaya hindi na matanggal kundi sa halip yan ay institusyon. Kaya yun ang aking paliwanag. Ikalawa, na nais kong ipaliwanag din sa inyo, ang ating himpilang ito ay para sa inyo. At yung mga iniisip ninyo na taliwas, mga kabilibino, ang hiling ko lamang kapag kayo ay kausap ng Operation Tulong USA o TUSA.TV ay be a responsible person. Papabayaan ko kayo rito magsalita, pero lahat ng sasabihin ninyo ay sana yung tinatawag kong responsible bilang isang tao. Ayan! Yan lang naman hiling ko eh. Kung anong gusto nyo sabihin, sabihin ninyo, pero be responsible. Ayan. Okay. So, ako'y nagpapasalamat. Ang sabi ko nga ay open ang ating himpilang ito para sa inyong lahat. Brother Jun Landicho. Mabuhay ka. At ang inyong mga panghuling pananalita para sa ating mga OFW ka-Pilipino. Go ahead. Okay, mga ka-OFW, muli po, mga taga-subaybay ng UTUSA, nagpapasalamat po kami sa UTUSA, lalo-lalo na kay Manny Calpito, at sa ating mga kababayan na nandarayon sa ibang bansa, kaunting tibay lamang po ng loob, kaunting panalangin, at ang determinasyon po, pasasaan din ba't ang ating mga pangarap ay magkakaroon din ng katuparan sa tulong ng Poong Maiskapal. Magandang gabi po mula dito sa Roma at maraming salamat pong muli. Mga kabalabino, si Brother Jun Felix Landicho, ang founding officer o chairman ng Filipino Alliance sa Italy, direktamente ang kausap po natin mula sa Rome. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa. Kuya Manny Calpito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.